Abang ngayon, 78% na kay Overxyze. Pero here we go! Ito na talaga, napakainit ng round 1 natin dito. That's gonna be a Crimson Water. Alam niya na possible matanggal agad using the discard. Kaya ginamit niya na lang agad dito. Kaya 48 na lang natitira para sa bag ni Overxyze. Pero dito naman sa round na to, madami naman naipon dito si Boarknock na very energy. True. Meron tayong 5 energy later on na pwede siya tumalon. And meron pang tail slap. Meron pang tail slap para dagdag na lang din. And interestingly enough, yun nga, tanggal na dito yung ating bug. Ang maganda naman sa side ni Boarknock, wala naman siya nabunot dun eh. Kaya okay lang naman, kahit matanggal siya ngayon, pero unless yung low HP na yan na bug, dun mabunot lahat. Dun sa round 2, no? Oo, yun yung medyo nakakainis. Oh. Pero nakita naman natin yung mga reaction nila. Actually, parang may ano pa din eh. Meron pa ding opting saving grace dito yung bug ni Boarknock pag nakuha niya yung anesthetic bait. Kung nakuha niya anesthetic baka spoon sale, mag-undercommit dito si Overxyze. Eh. Oo. Yun yung gusto dapat ni Boarknock. At 2 energy lang din. 2 energy lang ang magagamit dito ni Gojoxyze. Kaya titignan natin kung yun ba yung magiging case. Meron pa siya madadampot. Naglagay siya ng discard. Pareho nag-skip. Meron tayong 7 energy para kay Boarknock at meron naman tayong 4 para kay Gojoxyze. Ngayon, Boarknock is in charge na para makakuha, matanggal agad dito yung double anemone ni Overxyze. Again, meron siyang disarm para pag by next round, mauuna siya. Oo. And with that, hindi siya na makaka-heal. Kaya, pero kailangan niya ito matimingan ng tama, no? Kasi pwede siya mamili dito eh. I-commit niya yung kanyang energy para makatalon sa likod or i-commit niya para patayin tong double anemone. Para sa akin, okay talaga tanggalin yung likod. Kita niyo naman yung damage and armor na pwede gawin yan. Blue Moon, Coco, Lampay, Koi pa tayo. Plus speed, plus damage, and literal damage with the Blue Moon. I have to agree with that. Pero at the same time, hindi natin pwedeng i-discount dito, no? Tanggalin yung lethality ng isang double anemone. Mm. Pwedeng mag-heal lang to na mag-heal. Again, pare-pareho naman sila mauhulat na naman. Eh. Pero ito na, nag-burst down na dito or rather nag-4 cards dito. Si Overxyze, alam niyang gagamit dito patay ng anesthetic bait pero patay pa din talaga ngayon. Natanggal na dito yung bug na pinag-prepare talaga, over-prepare dito ni Overxyze. And here comes another Koi and the Angry Lang. At ito na, meron tayo makikita ang double twin tail. Napakasakit, 52-52, napakasakit. 100 damage for no cost. Yun na nga eh. Sobrang sakit, 200 na libre. Meron pa tayong Black Melee. Risky, may plus attack, 18 HP na lang. Overxyze in trouble. Pero ito, makakuha pa ng energy. Mabuti, nagamit niya pa at utility yung ating mid lane. Nakakuha tayo ng card with that and instant na natin. So for sure, that's gonna be going down yung ating front lane. Pero having the mech alone is gonna be really tricky. Pero nakita natin, Angry Lamb. Nag-risk si Boarknock. Nag-risk si Boarknock. Ngayon mabubuhay yung front lane dito. Pupunta na sa likod. Overxyze kasi pupunta sa likod dito. Ngayon, pero nag-critical dito ngayon yung ating secret. Paki, another Paki. Is it gonna be enough yung ating revenge arrow? Kailangan mag-crit. Hindi pa din talaga. 125-16 ngayon. Dalawa pa buhay dito pero low on health naman. Pero ito yung problematic dito. Tatalon pa siya ulit! Ayaw niya pakawalan yung backlane dito ni Gojoxyze pero mukhang this, ito ah, mahirap nang makabawi dito. Again, dalawang tatlong aqua. Tatlong aqua yung magiging problema niya dito eh. Pero yun na nga, kailangan todo micro na to. Matindihan itong kailangan gawin ni Overxyze. Dalawang crimson, napakasakit. Lusot sa armor. 158, another. Hindi pa tapos. Andito pa yung blackmail to top patay! It all off. Gojoxyze takes the first win. Gumana yung power of friendship niya dito. Guys, ako literal, pinaghandaan si kung kayo... Ayun na! Round 1, makikita natin sino ba ang mauuna. Again, lamang dito si Gojoxyze. Tahimik na tahimik muna sila dito sa round 1. Nag-iisipan talaga. Well, ito yung nangyari kanina. Mm. Kanina pa ito nangyari. Pero so far, nag-iisipan talaga sila. Waiting kung ano ba talagang dapat nila gawin dito. And Boarknock, and again, Overxyze has the advantage when it comes to pressure. Kasi nanalo na siya once. Eh. Ngayon, may room for error siya. Si Boarknock wala. Pag natalo siya dito, one mistake can cost you an entire game pagdating sa Axie Infinity. Oo. And pag nagawa yun ni Boarknock, problemado siya kasi ngayon mawawala siya dito. Oo. Siya pa yung magsusuit sa LU. Oo, mapagsusuit. Laban to ng suit ngayon, okay? Uh-huh. Laban to ng suit. And again, Gojoxyze, meron siyang triple aqua made for Overxyze. Mm. As in, inassemble tong team na to. Avengers assemble. Yun na yun. Para kay Overxyze. Pinilabas nila lahat. Kumbaga ano na to eh, Power Rangers na to eh, nag-morph na sila lahat. Oo. Tapos nakuha na nila lahat ng ano nila, ng
ng robot sila. Pero right now, ito na nga, nag-skip sila round 1. Round 2 naman, kukuhain lang ulit ni Overxyze dito yung na-discard na card niya. Sobrang loaded na dito yung ating mid lane Aqua. Meron tayong double blackmail, Deep Sea Gorge, dalawang Twin Tail at Risky. Dito naman sa ating front lane, isa lang at ating Aqua Vitality. Back lane, isa lang Lam. Nag-skip ulit, nagpapakiramdaman, ayaw mag-overcommit, nag-iipon ng energy. Pareho gumawa ng dalawang energy, dalawang Aqua Phonics. Naglagay ng slow, nagkumuha pa dito ng ating energy at in-stun pa dito yung ating Aqua. Kaya parang nag-iisip dun si ano si Borno kanina na parang, can you predict this? Parang nag-iisipan talaga sila ngayon. Ngayon, mala-chess masters tong mga to, nagpe-prediction. Pero ito na, tamang dodge lang ng stun using the Coco and of course, the scale dart. 129 na lang natitira dito. Pero here comes the revenge arrow and the twin needle. Patay. 47 na buhay pa. Pero nandito na yung bug na kapag discard pa nga ngayon, wala na dito yung ating anemone. Pero here comes Overxyze with the burst. That's gonna be pero mukhang nag-overcommit. Pero actually okay lang, saktong-sakto. Pero ito na, ito pa yung apat na card. That's gonna be a blackmail 108. Blackmail 108, makakuha pa siya dito ng attack plus and pa din another attack buhay plus pa din. Pero ready na ngayon dito si Overxyze for the next round. Ito na, makita natin, back lane na tayo sa Toothless. Dalawang Maki, napakasakit. Pero pa tayong libreng 100 dito na damage coming in from the Twin Tail. 110 shield, tama lang iniwasan yan. At going to round number 6, going for full on commit shield. Nag-skip dito si Gojuxyze, dalawang bone sail, napaslow pa, na-champa, lusot tulog ang mid lane ni Gojuxyze. Medyo curious move yun para kay Overxyze kasi nakikita naman natin nandun yung deep sea gorges niya. Nandun lahat ng deep sea gorges niya. And oh gayon, my God! Matodouble kill pa nga on round 7, tanggal using the Paki. Boarknock takes his first win. Kita-kita natin. Napangiti. Grabe. The underdog story. Pero ito na. Wala pa din. Oh my God. What is happening? Kasi interesting kasi. Aqua, lamang talaga sa bag. Ito na, simula na. Round number 1. Maintindihan na natin yung kaganapan. Koy, plus attack dun sa ating Angry Lamb. Napakasakit. Mapapaaray talaga dito si Opanok. 173, ano ba to? Tapos. Oops, pero pa Crimson Water, patay dito agad. Round number 1, minus 1. Nakita na natin yung isang reason bakit medyo nasaktan si Boarknock dun. Oo. Pero nakapag-draw card yung din. Yung pa maganda kasi. Literal yung harap na yan, counter dito sa team eh. Tanggalin mo card, okay lang, discard. Kukuha na naman namin ng card gamit Cattail. And isa pa, kung i-burst down mo ako, meron akong double anemone. Oo, may heal ko lang yan. Pero ito, makikita naman natin. Double Paki, may 134 kahit medyo lugi yung beast cards, pero may bug cards kasi kasama. All out shot to kill the front lane. Pero ito na nga yung magkakayarian. Nakuha na yung stun. Buhay pa din yan. Pero last time, last time. Tatama pa din. Tatama pa din yung sandal din. At yung anesthetic. Nakuha niya pa din. Pero ngayon, very, very open na yung bird dito ni Opanok. Ngayon, nakikita natin dito, Overxyze is just biding his time, waiting for the right time to strike. Now, Overxyze is the lion and Boarknock is the prey. Hindi niya magamit yung all out. Napakasakit yan. Babalik yan. 93 damage yun. Tatry niya nalang patulugin. Pero nakasunod na din kasi yung damage. Sleepy time baby. Kingfisher, sleepy time baby ulit. Patay yung kanyang mid. Pero ito, napakasakit. Wala na. Araw! Opanok goes down. Gojuxyze! The power of friendship goes to the next round.